Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ito rin po ay tinatawag na Divine Mercy Sunday. So sinabi na ni Padre no kaninang introduction ng Misa, itong Divine Mercy ay nanggaling kay Saint Faustina Kowalska sa kanyang mga visions ng revelation ng Diyos sa kanya. At si Pope John Paul II ang nag-canonize sa kanya. At ngayon, ating ipinagdiriwang every second Sunday of Easter ang Divine Mercy Sunday. At angkop na angkop po ang ating pagbasa kung irerelate po natin ito sa mercy. At ano ba yung mercy? Ayon kay St. Thomas Aquinas, ang mercy ay yung habag na ating nararamdaman sa ibang tao o sa ating kapwa. It is the compassion that we feel for the sorrow of others or for the misery of others. Kaya nga yung mercy at misery ay magkalapit. Sapagkat sa Latin, ang mercy is misericordia. Miser, misery. Cordia is heart. The feeling, the compassion that we feel in our heart towards the misery of others. Pag nakikita natin yung pinagdaraanan na kahirapan, problema ng ating kapwa. At ngayon sa Ebanghelyo natin, gusto kong i-focus o magbigay ng dalawang focus sa ating reflection ngayon. At yung dalawang katangian ng awa. Itbahay natin, then we will live a peaceful life with our neighbors. At ganun din sa Diyos. Kung nakikita natin yung awa ng Diyos sa ating buhay, then we live a life of peace with the Lord. Especially when we fall into sin. We ask God for mercy so that our relationship with God will be peaceful. And that's what Jesus said dito sa ating Ebanghelyo ngayon. Ang unang mga namutawi sa kanyang labi nang siya nagpakita sa kanyang mga disipulo ay, "Peace be with you." Sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang mga disipulo, matapos na matay ang ating Panginoon, ay nagtago sa takot. Nagtago sa takot. And when Jesus appeared to them, the first line that He said was, "Peace be with you." Huwag kayong matakot. Pinapatawad ko kayo kahit na iniwan niyo ako na mag-isa sa krus. Peace be with you. Ang awa ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pangalawa po, ang awa ay nagbibigay sa atin ng lakas upang gumawa. Ang awa natin ay dapat may gawa, hindi lang yung feeling. Kaya nga, yung awa ay hindi lang affective, hindi lang nararamdaman, kundi effective din. Hindi yung, ay, naawa ako sa kanya, tapos wala naman tayong ginawa. Madalas sa atin, nagre-reklamo tayo sa Diyos pag may nakita tayong naghihirap. "Lord, ano ba naman tong nakikita ko ngayon? Hirap na hirap sa buhay. Itong kapwa ko, hirap na hirap sa buhay. Bakit hindi niyo po siya titulungan?" And sometimes we forget that Jesus said that He identified Himself with those who are weak, those who are poor, yung mga naghihirap. Baka naman, ang Diyos pala ay yung taong mismong naghihirap na naghihintay sa atin na maawa at magbigay ng awa sa pamamagitan ng ating gawa. Ang awa ay may gawa. Kaya nga po sa ating first reading, ang gawa ng unang mga disipulo ng ating Panginoon ay nagdulot sa kanila ng pagtutulungan. The community of believers was of one mind and heart, and no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common. They shared their possessions, even
how little it is or how big it is, they shared everything in common. Because they have mercy for each other. And the mercy also that they received from God flowed to those people who are their neighbors. Ang awa ay may gawa. Kaya nga sa ating pananampalataya, meron tayong tinatawag na corporal works and spiritual works of mercy. Ano po ba yung mga corporal works of mercy? Yun po yung ginagawa natin para tulungan, most especially yung material na pangangailangan ng ating kapwa. Ito yung feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit the prisoners, visit the sick, and bury the living, the dead, hindi living ha, no? Bury the dead. Ito yung mga corporal works of mercy. Nagagawa po ba natin yan sa ating buhay? And in the same way, no, we also have these spiritual works of mercy. Ito naman yung ginagawa natin para sa mga pangangailangang spiritual ng ating kapwa. We counsel the doubtful. Tulad ng ating nabasa kanina na si Thomas the Doubtful, no? Thomas Didymus. Siya ay sinabihan ng kanyang mga kasamang disipulo na ang Diyos ay nabuhay. They counseled him in order to come to faith, to believe in the risen Christ. To instruct the ignorant. Hindi dapat tayo magmayabang kung meron tayong natutunan o tayo ay edukado. We have to be humble to teach others. Admonish sinners. Alam nating tayo ay kinaawaan, kaya dapat ding maging maawain tayo sa ating kapwa. Comfort the sorrowing. Yung mga nagluluksa ay dapat bigyan din natin ng presensya at awa. And then we have to forgive the wrongs of our neighbors, especially when they wrong us. Pag tayo ay nasaktan, tayo ay nasugatan dahil sa kanilang ginawa, sinabi, o sa kanilang negligence, we have to forgive and also to bear wrongs patiently. Mapagpasensya, lalong-lalo na sa mga nakakasakit sa atin. And lastly, to pray for the living and the dead. Alam niyo po, ang ating simbahan ay hindi nawawalan ng mga avenues for this corporal and spiritual works of mercy. Meron po tayong mga sakramento para ipaalala sa atin yung awa na ating natatanggap sa Diyos, ang sakramento ng Eukaristiya at lalong-lalo na ang sakramento ng kumpisal. Ang sakramento ng kumpisal. When we confess our sins, especially when we prepare for the Mass and confess our sins, there we remind ourselves of the mercy of God for us. Na tayo ay kinaawaan ng Diyos, at dahil tayo ay kinaawaan, pwede at handa rin tayong magpatawad, magbigay ng awa sa ating kapwa, upang tayo ay magkaroon ng payapang pamumuhay at yung gawa natin ay hindi lang sa atin, kundi gawa din ng Diyos para sa ating lahat.